Your words are so powerful. Gusto mo bang malaman kung bakit? So tune in and finish the video para we get to understand more na napakahalaga pala ng words o mga salitang binibitawan natin. Hi everyone! Welcome sa aking channel. So this is called Just Sharing. So sa channel na ito, pag-uusapan natin ang mga simple thoughts, ideas, opinion. I will also share to you some short learning sessions na pwedeng maging applicable to you or applicable sa ating lahat. No? Sa gagawin at pag-uusapan natin, hindi naman kitang pipilitin na gawin. Pero at the end of the day, yung mga tips na may babahagi sa inyo, wala namang mawawala if susubukan natin. So ano ba ang pag-uusapan natin sa video na ito? Affirmation. Your words are so powerful. Kasi the words o mga salitang sinasabi natin sa ating sarili or statements na binabahagi mo sa ibang tao are so powerful. It can change a certain life. So pero ano nga ba ang affirmation? Ano ba ang ibig sabihin nito? Words of affirmation is any spoken word or written word na nagko-confirm, nagsusupport, or nagva-validate whatever it is that you're experiencing or nararamdaman. For example, no, masama na ang iyong pakiramdam. Then eventually you get to say or you kept on repeating sa iyong sarili, ang sumasama ng pakiramdam ko, hindi ko na yata kaya. Nahihirapan na ako. So the more you talk about something or say something, the more you draw it into your life. No? So lalo mo siyang na-attract. Kasi ang words natin is definitely so powerful. So whether you say good statements or bad words, you are giving life to what you are saying. Another example, you cannot talk defeat or pagkatalo, kakulangan, or hindi ko alam. Hindi mo pwedeng sabihin na hindi ko alam, hindi ko kaya yan. Then you expect being victorious or being successful in the end. You cannot talk na lack or mga kakulangan or mga lapses or shortcomings and then you expect na abundance, no, or kasaganahan or kaginhawaan. You cannot simply progress if you kept on complaining. So in saying our affirmations, whether you say good things or bad statements, either of the two, correct ka dyan. For example, kasabihin mo, I cannot do this. O kaya naman, I can do this. Kahit ano sa dalawang sabihin mo dyan, tama ka. Kasi yun ang ina-attract mo at mangyayari sa'yo. Pagkagising mo pa lang sa umaga, no? You start your day by saying, naku, tinatamad talaga ako. Ayoko nang kumilos, pagod na pagod ako. So yan kagad yung ina-anchor mo in place. Kasi those words will help your wishes to happen. Okay, so a few more examples. Mga negative statements na minsan unconscious tayo na babanggit natin. I am no one. I will never be good at this. Hindi ko talaga ito kaya. Hindi ko ito matututunan. Kasalanan ko ito. It's my fault. And much even worse, my life sucks. No, napakabigat ng mga negative statements nan. So instead of saying I am no one, bakit hindi mo na lang sabihin na I am someone? Mahalaga ako. May value akong person. No? Mataas din ang confidence ko at self-esteem. I will never be good at this. So instead of saying that, paano ko ba itong matututunan? How can I be good at this? It's my fault. So instead of blaming yourself, anong gagawin ko to resolve at matutunan ko ito at gawin? My life sucks. Napakabigat. Napakabigat na statement niyan. So instead of saying that, I need to take control of my life. So from now on, gagawin ko na ang mga dapat kong gawin para maging maayos ang aking buhay. Okay? So the more you talk about negative things about yourself, it's like you're defeating yourself. You're digging your own hole. So mas maganda maging conscious ka sa mga words na sinasabi mo. Dahil, in other words, no, don't talk about the way you are, talk about the way you want to be. Ang dapat sinasabi mo, binabanggit mo sa iyong sarili or sa ibang tao man, ano ba ang gusto kong mangyari? No? Instead of dwelling dun sa current concern mo. So balikan natin, no? Our words, your words, are so powerful. Tama yan. Pero, hindi natin makokontrol kung ano yung mga comments, thoughts, or idea na pumapasok sa atin ang minsan negative. Pero, don't you ever verbalize kung ano yung mga negative thoughts na nasa isip mo. Kasi the moment you speak them out, you allow them to take root.
So sana naman meron tayong natutunan sa ating short learning session na naibahagi sa inyo. And if you find this video or our just sharing topic useful, please feel free to share this to anyone whom you think may benefit from the video. Because ang target naman ng just sharing is of course to not only to provide short learning session, but to influence others to be better. At kung nakarating ka sa part ng video na ito, I just wanted to thank you for viewing this particular video clip. And may I also encourage you to please subscribe na rin, no? Click the like button there. And also, pati na rin yung bell button para you get to be more updated dun sa mga future videos that I will upload soon. Okay, so I am ASV, also known as Mr. saying, let's make a difference and be great at all times. See you on the next one.